Sarap. Nakabalik lang natin guys, galing sa rib soup. At tapos na din natin yung Aguilar, ang aking partner, sa kanyang trabaho. Galing tayo ng rib soup, tatawid lang din natin. So ito guys, ito na yung nabili natin sa Revson guys, sa IA Carbon Cleaner, mga lots. So sabi nila, na-review ko sa mga vloggers na riders natin dyan, na sabi nila every 3,000 kilometers kailangan mag-apply ng IA Carbon Cleaner upang hindi ka na magpapalinis pa ng FI cleaner. Yun ang nakita ko sa mga reviews ng mga moto vloggers. Shoutout sa inyo and life safe. So guys, ang presyo ng IA Carbon Cleaner na to is nasa 140. So bumili ako nito isa guys. So matagal-tagal na rin ako hindi nakagamit ito. So kasi nakalimutan na sa sobrang busy natin. So bumili na rin ako guys ng mga nitong gear oil para sa ating motor, Aerox version 2 guys. So mga lods, tinanong ko rin yung staff ng Revson. Sabi niya ang version 2 or version at version 1 ng Aerox, sa version 1 daw is kailangan dalawang gear oil ang gagamitin. So sa atin na version 2 naman tayo, so isa lang daw. So natuwa ako guys kasi nakabili ako ng isa para sa gear oil natin. Kasi guys, kailangan na rin natin magpalit o mag-change ko ng ating motor kasi nasa 10,000 odo na. Nasa 10,000 odo na siya. So hanggang ngayon hindi ko pa napapalitan guys. So gaalala ko, baka huwag naman sana masira. So ito guys, ang presyo pala nito guys, nasa 55 lang. 55 lang to guys sa mga Yamaha store, Yamaha Revson. So shoutout pala sa Yamaha Revson sa Buanga City, and shoutout na rin sa Team Evo Philippines. So Evo Philippines, baka naman. So yun guys, siguro update ko na lang ko sa sunod na video na gagawin natin kung paano i-apply itong dalawang product ng Yamaha. Shoutout pala sa mga moto vloggers, sa lahat ng moto vloggers nationwide. Shoutout pa rin sa mga moto vloggers at taga sa mga shoutout sa inyo, run safe, tuloy-tuloy lang tayo mga lods. So guys, kung bago ka lang sa ating channel guys, huwag mong kalimutan mag subscribe sa ating YouTube channel, Lars Moto Vlog, at saka sa ating Facebook page, huwag mong kalimutan mag-follow. So at saka mag-subscribe, i-click ang notification bell, at saka click ang like button. So ayun mga lods, tinatayong hindi ko napapabain pa ang ating video. So abangan nyo na lang susunod na video ko guys, o mga lods, tungkol dito kung paano i-apply itong dalawang product ng Yamaha Loop. So ulit, shoutout sa Yamaha Revson sa Buanga at sa mga staff, shoutout sa inyo. So RS, ride safe and God bless. So what's up mga lods, Lars Moto Vlog. So ito na guys, mag-apply na tayo ng gear oil sa ating
Xerox. So mga lords, first time ko mag first time natin mag apply nito sa Android dito. So tatanggalin muna natin to mga lords, bubuksan natin to at buksan natin to. So advice din sa atin ng mga mekaniko ng Yamaha, shout out kay sir sa Yamaha Revson Sambuanga, dapat buksan muna ito bago itong sa ibaba, kasi pag naka-close pa to at binuksan itong sa baba, mahirapan nata siya mag-flow yung gear oil naman dito sa loob. So guys, buksan na natin. So let's go. So pag nag-open tayo mga lords ng gear oil, kailangan natin gumamit nito. So ito, number 15. So number 13. So ito manood, sana natin. Hirapan pa akong magbukas mga lods, kasi first time natin. Mahirap pala mga lods, pero kakayanin. Mahirap po. Hirap mga lods, parang mababalik nata po. So balikan ko kayo mga lods, nahihirapan ako. Ayun mga lods, natanggal din natin mga lods. So nabuksan na natin. So medyo nahihirapan ako itong masus natin. Yan siya mga lods. So dandan dahan-dahan sa pagbukas. So ito mga lods, huwag nyo lang kalimutan ibalik itong itong rubber na to, kasi ito yung magsisilbing pan nya para di mag-leak yung gear oil natin. So mamaya linisan na rin natin ito mga lods. Okay, so proceed tayo mga lods dito. Bumuksan natin ito mga lods. At kailangan, pagbuksan natin ito mga lods, kailangan natin na may pangsala. So wala tayong salaan, so ito muna. Ito natin ang mahiwagang dahan-dahan lang mga lods, malabas na.
dandan lang natin dyan. Ayun, malinis pa rin, Lods. Malinis naman siya, Lods. So, ngayon pa lang natin ito mabubuksan ulit sa tagal. So bago natin ibalik ito, mga Lods, i-drain muna natin ng mabuti yung old na gear oil. So mga Lods, na-drain lang natin ng mabuti kung natin nilagay itong gateway na. So habang dinidrain natin itong gear oil natin, so proceed tayo sa dito sa oil natin, engine oil. So babalikan ko kay Mang Lods pag nabuksan ko rin engine oil. So mga Lods, pumitan tayo, so hindi ko na tinuloy yung pagtatanggal ng bolt ng gear oil kasi baka ma-lustrate ko pa, tip-tip masyado. So tingnan natin itong ma-install, siguro doon na lang talaga tayo sa motor shop na inalay ko. So ang ma-install na lang natin ngayon, mga Lods, is itong gear oil. So tuyo na, so nalagay na natin.
natin na rin. Balik naman natin. Board. Ang problema ko ngayon mga Lord is ito na lang, so set up na lang talaga tayo mag papalagay nito, so samahan nyo na lang kung may mga Lord. Ayun, what's up mga Lord. So ayun nga, pauwi na tayo mga Lord at pasensya na pala mga Lods kasi di natin nakuha ng video ang ating pagpapalit ng engine oil at pag-apply ng ating PIA carbon cleaner mga Lods. So yun nga, di ko napansin na lowbat na pala yung aking action cam mga Lods. So akala ko ay naka-on pa rin yung ating SD cam mga Lods. So napagtanto ko na di na pala siya nag umiilaw, kaya yun, hindi natin nagawa ng o nakuhaan na ng video yung pagpapalit ng engine oil at ng pag-apply natin sa ating fuel tank ng PIA carbon cleaner mga Lods. So ayun, at shoutout pala kay ma'am na naka-blunt. Ayun, shoutout sana all. So ayun mga Lods, at change na talaga kayo mga Lods, pauwi na tayo ngayon. At siguro susunod na panahon ay gagawa na talaga natin ng content ng ating pag-change oil at pag-apply ng PIA carbon cleaner mga Lods. At yun nga, di ko rin talaga napansin na lupat na talaga yung ating SD cam. At habang naghihintay dun sa kanila, dun sa may shop ng ating mekaniko, naki-charge muna ako ng ating SD cam. At tumiming din na tapos na yung ating pag-change oil at pag-apply ng PIA carbon cleaner mga Lods. So ayun, at kung napapanood naman ang ating video ngayon at kung bago ka lang sa ating YouTube channel mga Lods, at kung may natutunan ka man sa ating content, huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-hit ang notification bell, at i-like at i-share ang ating mga video mga Lods, upang updated na rin kayo lagi sa ating mga susunod na content na gagawin dito sa Zamboanga City mga Lods. So huwag mo na rin kalimutan na i-follow ang ating Facebook page mga Lods, sa search mo lang ang Laos Motovlogging. Yan, so susunod na content siguro natin mga Lods, at tayo'y magpapa CVT cleaning mga Lods sa ating mekaniko, kasi nararamdaman ko din na nagdadragging na yung ating motor mga Lods. So
it's time siguro na tayo'y magpapa linis o magpapa CBT cleaning, mga lords. So yun at abangan nyo na lang ang ating susunod na content na magpapa CBT cleaning tayo. Ayun, shoutout ulit kay ma'am mo. Blood na blood ang mo. Umiilaw. Pag nga mga lods, balik tayo sa ating topic. Nararamdaman ko na kasi mga lods yung dragging ng ating motor. Once pina-throttle ko na yung ating motor o ginagas, pag tumatak mo, nararamdaman ko yung ating vibration, mga lods. At napansin ko rin na hindi naman siya dahil doon sa ating ating nakaraan na content na pag papa-install natin kay Sir Camps ng ating front shock oil seal. Yun, shoutout pala kay Sir Camps at sa ating at sa shop nila na shoutout sa inyo at sa Tres Amigos na rin yan, sa grupo ni Sir Camps, shoutout sa inyo mga lords. So yun mga lords, susunod na ating mga susunod na content natin gagawin is na magpapa-CBT cleaning tayo mga lods. So ayun at hanggang dito na lang siguro nating content mga lods. At shoutout pala ulit sa mga kasumpuan kasi at shoutout na rin sa mga motovlogger nationwide at sa mga motovlogger natin na taga-sumpuan kasi shoutout sa inyo mga lods. And ride safe and God bless and peace. Lost Motivate.